Good morning guys! So bago tayo magsimula, bago natin naralin kung paano gumawa ng bagong post or bagong content sa ating vlog na katulad nito. So nakikita nyo yan. So ituturo ko ito sa inyo sa madaling paraan kung paano ka makakapagawa ng content or ng sarili mong vlog post sa iyong personal vlog. Okay? Isa din tong paraan para kung paano mo ma-maintain ang iyong vlog. Okay, pero bago tayo magsimula, so huwag natin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click mo na rin yung bell button. Eto. Okay, balik na tayo sa ating tutorial. Ngayon, pupunta ka sa vlogger.com. So, ang kailangan ay admin ka muna sa iyong vlogger. Okay? Let's say, admin ka na and meron ka ng access sa ating vlog. Okay? Ayan, gagawa tayo ng new post. So, ang makikita nyo, pag naka-access ka sa loob, is ito. I-click natin to new post. Alright. Gagawa tayo ng content or ng post. Okay, so medyo palakihin natin. Ayan, so gagawa tayo ng title. Let's say, okay, so kopyahin lang natin yan. Okay. So, papakita lang natin kung paano gumawa. Pwede na tayong kumopya ng script sa Facebook. Okay. Or kung saan man tayo pwedeng makakuha ng mga informasyon. Okay. Let's say ito. Pagkatapos, halimbawa, magpunta tayo sa Facebook, nag-search tayo about dito sa Orbix Victus. Yun, kopyahin lang natin, no? Ito yung pinaka-description niya. Okay? Pagkatapos, lalagyan natin ng photo. Halimbawa, maglagay tayo ng photo sa taas. Ito na rin yung magsisilbi niyang pag nag-share tayo, ito yung makikita ng ating mga prospects o ng mga visitor. May tawag dito, thumbnail. Yun, thumbnail. Okay, so mag-upload tayo sa computer. Upload from computer. Click natin yan. Okay. And then, choose video. Not video, hindi video. So, insert image na mamaya yung video. Upload muna tayo sa computer. Okay. And then, choose files. Alright. Pakita natin. Ayan. So, hanapin natin ngayon yung pinaka-thumbnail natin, no? So, much better na naka-ready na siya, no? Tulad nito. So, mag-upload, magda-download muna kayo ng photo na ilalagay natin. Ayan, katulad nito. So, pakita natin, di siya makita. Ayan. Nakapag-upload na tayo and then select lang natin yan. Click, select. So, yan, nag-upload na. Paano palakihin ba to? So, click lang natin yung mismong photo. Then, eto, sundan nyo na lang. Original or pwedeng extra large, yan, mas malaki. Okay, then maglalagay na tayo ng video. So, para tayo makapaglagay ng video is magki-click tayo dito sa insert video. Yan, di ba? Insert video. Then, hindi siya upload ah. Mag-i-embed na lang tayo sa YouTube para hindi tayo matagalan, okay? Kasi kung mag-upload pa tayo ng video, matagal and baka maubos pa yung memory. Okay. Pagkatapos, click lang natin tong search. Tapos, hanap tayo sa YouTube. Pwede tayo mag-search about dun sa ating topic. Katulad nito, nakakita na tayo nung video. Ayan, kukopyahin lang natin yung URL nito. So, copy video URL. Ayan, nakopya na natin. Then, babalik tayo ngayon doon sa ating ginagawang content or post. And,
ipipaste natin dito sa box and paste. Tapos click natin yung search. Yan, di ba? Nakita na agad. And select lang natin yan. Click, select, and automatically mapupunta na ito sa ating ginagawang post. Just idadrag lang natin to. Ayan. Okay, so para makita yung ating video, yung buong video. Ayan. So madali lang naman, di ba? Nakikita natin. So meron na tayong photo na thumbnail. And pwede nating dagdagan tong description. So ang gagawin lang natin dito is magse-search. Tapos yung labels. Ayan, balik tayo. Punta tayo dun sa labels. Ayan, dito sa bandang kanan. So, nakikita nyo itong labels. Lalagyan natin para madali siyang ma-search. Click natin itong separate labels. And then, under vlog siya. Okay? Click natin under vlog. Okay na siya. And, pwede na natin siyang i-publish. Click publish, confirm. Okay. So, ito na siya. Meron na tayong nagawang bagong post and content. And paano ba natin makikita yan? Para makita ito, ang gagawin lang natin is i-click itong parang mata. Ito, ito. Diba nakikita natin yan? Yan, view. Click. And ito yung magiging resulta. Transform. So, yan. Nag-loading lang siya. Okay, so meron na tayong brand new content. And pwede na tayong mag-share sa ating timeline, sa ibang social media, sa mga groups, sa page, okay, sa ating friend. Ayan. Pwede na tayong mag-share. Okay? So merong ibang tutorial about sharing and kung paano mag paano tayo magpo-promote. So ayan, hanggang dito na lang muna, guys. And hanggang sa muli, huwag natin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. And this is Coach Rob. See you again next time. Bye-bye!